sa mga tambay, tambay sa the vlogs. At siguro mag-aalas 5 na, Tuesday ngayon. At andito si Juan. Hindi siya pumasok dahil masakit ang ngipin niya. Masama natin siya ngayon dito sa loob. Tapos lang namin nagparonda, pakain. At ito, may share lang tayo kasi siguro last week yata, siguro last week o last week, isa sa mga ibon natin na YB nag-overfly. Bali kasi yung ronda natin sumalpok sa isang malaking ronda. So pagbalik ng mga ibon natin, kulang na ng isa, no? Nung time na yun, bago pa lang silang rumuronda, siguro mga pangatlong base pa lang niya rumuronda nun. So hindi pa ganun siya kalakasan, kaya siguro natangi siya ng ronda, mas malaking ronda na yun. So nung nawala nga siya, move on na tayo dun kasi kasama talaga yun sa pagkaalapate. Hindi na natin inaasahan na ano, makikita pa natin siya, pero isang araw pagkatapos nating magbaronda, pagbalik ng mga ibon natin at pagpasok nila lahat, nakita natin kasama na siya dun sa nandito na siya sa loft natin, kasama na siya na dun sa mga bumalik na pagbalik ng ronda natin. So ipapain natin sa inyo kung sino yung ibon na yun. Kung maalala nyo nung mga nakalipas na vlog natin, yung madalas nung makita rito yun, lipad-lipad sila, tatlo sila, no? Mag-aabat sila at nasa isang magulang lang din ang nagsubo sa kanilang tatlo. Nung yung nakaraan dito, pabubong-bubong lang sila. So, maalala nyo yung tatlong lubar sila nun. Ay, papakita natin sa inyo. So, ito yung ibon na tinutukoy ko sa inyo na nag-overfly. Pero nakabalik pagkatapos ng siguro mahigit isang linggo. Ayan, nilagay muna na siya natin dito. Kasi nga, papakita ko sa inyo. No? Ito nga pala yung kulungang binigay na itong katabing loft natin. Sira-sira na siya, pero magagawa pa naman siya ng paraan sa pwede siyang going viewing. Lagay lang natin dito. Ayan, pwede na siyang maging viewing. So balik tayo rito sa ibon na to. Tatlo sila eh. Yung isa dito, ito yung isa nila kasama. Ayan. So tatlo sila mag-a-batch. At ang nagsubo sa kanila, ayan. Ayan yung and the long blue bar na yan. Na meron din dalawa ngayong anak na naman. Dalawang blue bar na naman. So ito talaga yung kapatid niya, yung isa na yon nakiyaya lang sa kanila. So yan, bumalik siya kahapon. Nagulat nga tayo kasi hindi na nga natin naasahan na makakabalik pa siya. Hindi ko yun napansin eh. No? Oo. So kunin natin para mas makita niya ng malapitan. So ito yung ibon na nagbalik sa atin. Madungan siya ng blue bar eh, pero lumilinis-linis na siya, no? Parang dirty blue bar siya nung una eh. Nakita niyo dito, itim siya, tapos ito lumilinis-linis na. Lulugon pa kasi sila. Kahapon, saka ngayon, pinaronda na rin natin siya ulit at bumabalik na talaga siya. So, hindi naman siya napaamo nung nakahuli sa kanya o kung saan man siya galing. Siguro ano to, nahuli. Tapos, pinakawalan din. Hindi man nakawala. Kasi matagal-tagal din yun. Lagpas isang linggo, halos lagpas isang linggo siya nawala. Kunan mo yung kapatid. Dan.
Ito yung kapatid niya. Ito, malinis to eh. Malinis na agad siya. Hindi katulad nun. Barag-barag pa yung ipo niya, no? So, yun. Magulang nito, tapos ng Ilocos. Nang lawag pala, nang lawag. Second lap lang naman yun ng Norte last year. Tapos nun, nagka-skype na kasi yun, kaya hindi na natin naisakay. Pero ngayon yung nanay nito, subukan natin sa South. Mamaya nga pala, start dun ang training ng South. Unang haggis yata, UP Diliman. So, yung isa sa mga haggis natin yun. Kunin mo na yun. Kunin mo na. Yun, lagyan na papakawalan mo na pawalan mo. Dito? Kunin mo muna tapos pawalan. Ayun, naisip lang natin itong ibon natin na nagbalik mula sa pag-overflight. So, pawalan na natin. Sila. Sayang lang at yung dalawang nag-overfly natin na ano na binili natin yung dalawang checkered yun ang hindi na nakabalik. Sayang, maganda sanang foundation board yun, no? Pero kahit pa paano good news na rin kasi may nagbalik din tayong isang YB. So paano ano pa rin yun, good news pa rin. So, ito yung magulang nila. Magpasensya nyo na at hindi ba tayo napaglinis at medyo mas makasi ang paramdam natin. Ito yung magulang nila. Ito yung hen na nakapag-Ilocos. Tapos, lalaro natin siya ngayong South. Tapos yan, meron silang dalawang inakay na naman. Dalawang lubar. Na nakita natin sa inyo dun sa video natin kahapon na nakalagay lang natin ng sing-sing na combring lang naman. So yan, nagkwento lang tayo konti ng mga pangyayari dito sa loft natin. Susunod na vlog natin ngayon din, ano, mapakita naman natin sa inyo yung mga ibon na ilalaro natin sa South. Alos na ilalaro natin sa South ngayon, puro mga may edad na, no? At puro mga stock bird natin dahil na-pesting nga tayo nito nakaraang Norte. Nadama yung mga YB natin sana noon na panglalaro ngayong South. Siguro 6 na YB yung nadali noon. 6-7. Kaya ang ilalaro natin ngayon yung mga stock bird natin. Okay lang naman kasi ito nga nagpapantingin din tayo ng mga bagong ibon. So kung sakaling matestingin na natin sila, no? At kung hindi man, at least mapalitan na rin natin talaga sila kung talagang wala naman talaga silang ibubuga. So yun, dito natin tatapusin to. Mamaya, yung susunod natin vlog, karga tayo ng ibon sa unang training ng South. So yun, maraming salamat at kita-kits ulit.